Yes, 11 na ako ng umaga nakakagising ngayon, kaya nagpapanik ako. Kaya unang ginagawa, yung ipanghalo ko sa gulay, na karne binababad ko na kasi galing freezer, and it's 11 a.m. na. So after that, yun, electric pan bukas kasi malamok. Tapos nag-check ako ng BP ko. Kasi kailangan check ko yung BP ko kasi minomonitor ko. So, yun ang requirement ni doctor. Tapos, kailangan ko siyang i-record kasi after 2 months, pagbalik ko sa check-up, kailangan ko siyang ipakita sa kanya. Uy, mataas. Tapos, yun nga, nire-record ko siya dito. Tapos, sinecheck ko rin yung sugar ko. So, araw-araw, tinutusok ko yung mga daliri ko para kumuha ng dugo, para mag-check ng sugar. At ngayon, ang sugar ko ay 111, so masyadong mataas. So, ang target ko is below 90 para okay sa all right. Tapos, syempre, yun nga, nire-record ko din. Tapos, siyempre, pakakainin ang mga bossing, ng aking mga bossing, yung mga kasama sa bahay sila. Tapos, siyempre, mag-katol. Katol is life kasi nga malamok. Tapos, habang nagkakatol, nag-CD ng katol, magtitimpla na rin tayo ng kape. Ayun, magkakape tayo, dalawa yan. Isang kape with coffee made without sugar, tapos isang tubig lang, pang linis. Ayun. Tapos, dahil feeling ko nga umaga, so maglalaga ako ng saba. Kahit 11 pasado na ng umaga, so maglalaga ako 3 piraso lang. Tapos, ayun. Kung i-check natin yung time, siguro nakakanong oras na. Oh my God, ilang minuto na lang, alas 12 na. Yon, breakfast. Tapos sa hapon naman, after 3 hours, ayan naman, prepare naman ako ng lunch ko. Actually, yung lunch ko kadalasan alas 3 ng hapon. So, yon. Ay, hindi pala, alas 12 lang yun. Oh. Masyado palang maaga. Akala ko, hapon na. So, yon. So, ulam ko yung upo. Sabi nila, yun daw upo is pampabait. Hindi, joke lang. So, inuna ko yung gulay. Tapos pag hapon na, mga 5:30, lumalabas ako ng bahay kasi wala nang init. So, syempre, kailangan natin ma-check yung mga kapitbahay at maglalakad-lakad ako. So, routine ko yun sa hapon. Kailangan makapaglakad-lakad ng mga ilang kilometro. So, yun, lalabas na ako sa Iskinitis namin. So, maglalakad ako papunta dun sa may banda dun. So, yun, dinaanan ko yung tindahan ng kapatid ko. Tita mo, mag-aalas 6 na ng gabi kasi naglalabasan na yung mga estudyante. So, pag naglabasan na yan, so, meaning to say, malapit nang mag-aalas 6. So, yan yung dati kong school, elementary. Tapos, lakad-lakad lang tayo. Tapos, dadan tayo sa loto. Magtataya tayo para makapag-share tayo dun sa foundation nila. At mali mo rin, manalo, diba? Tapos yun, malaki utang na loob ko dyan sa PCS. O kaya, pag dumadaan ako dyan, nagtataya ako sa loto. Kahit hindi manalo. Pero pag manalo, di maganda. Tapos, bibili tayo ng pandesal. Yung pandesal dito, 24 hours. Sobrang mainit. Kaya, ayan. Kaya, magbabaon tayo ng pandesal. Bibili ako ng mga 20 pesos, 10 piraso. Tapos yun ang aking snacks. Tapos, lalakad na tayo. So, nakalakad na tayo ng mga 1 kilometer. So, eto na tayo sa simbahan. So, syempre, sarado na yung simbahan kasi gabi na. So, dito lang tayo sa labas, medyo magdadasal ng konti. Yun. So, pagkadasal, napagod, pinagpapawisan, at dahil nakapaglakad na ako ng 1.5 kilometers, sa tapat kasi ng simbahan, meron Jollibee. So, syempre, magkakain tayo sa Jollibee. Hindi pwedeng hindi tayo kumain sa Jollibee. So, tatawid tayo dyan at kakain tayo sa Jollibee. Syempre, kailangan nating bigyan ng reward yung sarili ko. Pero kakainin natin, syempre, is yung pandesal na binili ko. Doon lang tayo sa labas. Sa labas ng Jollibee, makikiupo lang tayo, tapos kakain lang tayo ng pandesal. Okay? So, yun. Actually, masarap yung pandesal kasi mainit. Tapos, syempre, bago ako kumain, kailangan ko mag-alcohol. Kasi nga, mawa ka dun sa pera, yung 20 bulok. So, yun, kain-kain, nguya-nguya, nakatingin yung gwardiya. Baka paalisin ako. Tapos, yun, after kong kumain, pupunta naman ako dun sa may bandang Caltex. Yun, yung Caltex na yun kasi may libreng CR dun. Naihina ako, nakakaya naman si Jollibee, dun pa ako iiye, nakikain na nga ako, di ba? I mean, nakitambay ako, tapos dun kumain. So, dun ako sa may Caltex kasi parating bukas yung CR nila, plus malinis pa. So, yun. Medyo matraffic pag ganitong oras kasi labasan talaga ng mga estudyante from high school, colleges. So, yun, matraffic dito. Tapos yun, dito magsi-CR ako. Tapos, ayun, mabilis ang CR lang, ihilan naman. Pagkatapos niyan, syempre, thank you Caltex. Tapos, tatawid ako doon sa matraffic din kasi may park doon. Titingin lang tayo ng mga batang naglalaro. Ayan. Kalimutan ko anong tawag dyan. Ayan, hindi ko mabasa. Ayun. Ngayon, dati nung walang pasok, sobrang daming bata dyan. Pero ngayon, konti lang kasi nga may pasok. I think weekday, basta may pasok ngayon kaya wala masyado mga bata. Kaya manood na lang tayo nung yung mga skateboard. After that, pumunta ako sa Palengke. Actually, pumunta ako sa Palengke. Bumili ako ng nyug. Yes, nyug. Kasi nga bukas magagata ako ng ano. Ayun, tapos ito yung mga tinapan. Ayun, so sana bumili niya na maaalat eh. Pero dati pinibili niya. Dito rin sa bumili ng mga tayo. So, kung sa mga pwede pala rin. Fresh na yung nga yan. Dinaya. Ibig sabihin bago. Kasi ito na bumili na sa kasi. So, mga ganyan yung sa mga binibili ko. Kulitasyon. May taon sila kayo, te? Magkano po yun? Dalawa? Ayun, binili ko na lahat kasi nga sa umaga daw nagigising. Tapos, kaya binibili ko na kasi tanghal daw nagigising. Nandilim dito sa Iskinitis namin. Pero, ay, may bantay naman pala yung aming kapitbahay. Ayan, nandito na tayo sa loob ng bahay. So, the last thing that I'm gonna do is to lagay yung gata dun sa rep. At lahat ng pinabili ko, dun muna sa rep. Ayun. Good night po at salamat sa pagsama sa akin sa araw na ito. Thank you.